the Son and the Holy Spirit, one Lord, thank you for calling. And the Son of God, and the Lord of God, and the Lord of God, and the Lord of God. Pag-ibig ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang aral niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong ililimutin niya ang kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan siya ang magpapatawad. At anumang aking sakit, ginamot niya ang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas. At pinagpala ko sa pag-ibig niya at hawag. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad na agila ng taglay kong kalakasan, si Yahweh ay humahatol ang gawad ng katawan, natatamo ng inapi ang kanyang karapatan, ang walang kasya ay utos kay Moses ibinigay, ang kahangahangang gawad na sagnan ng kagandaan ng karoban, mahahang, mahabagin, itong Diyos, kung magalit, ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad ang aking galit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay ng galit, hindi siya nikinigimpin. Kung siya ay nagparusa, ni katumbas ng pagsuway. Di na tayo sisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa at langit sukatin mo'y hindi kaya. Kaya ang pag-ibig na Diyos na may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan at kanluran, ganun din ang nais sa ng mga kasalanan, kung paano mahabag ang ama sa anak niya, ganun kabag na may takot sa kanya. Alam niya ang Diyos yung ating pinagmulan, alam niya ang babalik din sa labo kung mamatay. Ang buhay ng mga tao ay parang damo, parang damo na katulad sa parang na lumago na nino ay bulaklak. Pag ito'y mahanginan, nawala, nalalakas, nawala man din.
Tepatnya sosonot naik biga ina kau tusan siawi ang nang kayo nang sonong kalamitan naladuon nanilika ina kaharing walang hanggan o purihin ninyo siya ya kayong mga angasunod kayong mga dakilang at ganyang sonsonot siawi ang purihin sa buong kasang sang kalangitan kayo ang lingkod niyang masonorin kailanman upuloy ninyo siya kaya kayong lahat na nilang sa lahat ng mata kong maghari ang may kapal o aking kaliluwa at siyaw ay papurihan ang salitaan. Inalagaan ni Moses ang mga tupa ni Yitro sa kanyang biyanang pari ng Malmudian. Isang araw ipinastol niya ang kawan ng kanyang biyanan. Pumalayong panig at nakarating siya sa Horeb ang bulok ng Diyos. Napakita sa kanyang siya sa pamagitan ng lagablag ng buhay na nagmula sa isang babaeng punong kahoy na kita ni Jesus. At pagamat nagapoy ang puno ay hindi yun nasunog. Inisip niya. Himo siya lapit na po para makita ang kagilagilas na tanawin. Ito ba't kaya di nasusunog ang puno? Nakita ni Yahweh na lumapit si Moses parang nagbumasid at tinawag niya ang Diyos mula sa mababang punong kahoy. Moses, Moses, sumagot siya. Narito ako, sinabi naman ni Yahweh, huwag kang lalapit. Ubarin mo ang iyong sandali sapagkat ang lupang ay ba't kaya di nasusunog ang kikinyawi lumapit sa Musa gumasit na tinawag pinagis mula sa mababang punong kahoy. Moses, Moses, sumagot siya. Narito ako, sinabi naman niya. Huwag kang lalapit, kubarin mo ang iyong mga sandal sapagkat ang lugar na tinatayuan mo ay banal na lupa. Pagkatuloy ang Diyos, ako ang Diyos ng inyong maninong ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Pinapanungo siya ang kanyang mukha pagkat natatakot siya. Tumingin sa Diyos. Narinig sa akin ang layo ng manap ng ang Israel. At nakita ko kung paano sila inakil ng Yetsyo. Lumakad sa gayong sinubo ni Ita. Kaya parang upang ilabas mo sa ito ang aking bayan. Ang mga anak na Israel, sinabi ni Moses sa Diyos, Diyos, kung sino ako para umarap kayo, paraon at ilabas na ang anghel ng Israel mula sa ito. Sumagod si Israel, sa'yo ako at ito ang magiging tanda na sinugo kita. Huwag na ilabas mo ang nasa ito, ang bayang kasambay ninyo, ang inyong Diyos na bundok na ito.
salita na ang basa sa Ebanghelyo sa Ginoo sa aklat ni Mateo. Nagsalita si Jesus sa pagkataon, ginuro kita Ama ang Panginoon sa langit at lupa sa pagkataon. Ang mga bagay na ito at sa matitirin mo at marunong at palamulat. Umaman ang mga karaniwang tao o Ama at ang ikasya ko ipagkatiwala sa akin. Ang Ama at walang nakilala lang kundi ang anak at ang sinumang gusto rin pagbunyagan ang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Lord, salamat po, Lord. Thank you.
bite. What if kanina hindi na-record eh. Kaya naman ito si Mama Mary na hindi sa ayun di ba yung mercy? Tama? Mama Mary. Sekuridad di ba yung mercy? Si Ama. Ama, patawad po. Baba Jesus, patawad po. Kita mo yung sekuridad na kita mo. Lahat sila. Mama Mary? Lahat sila. Ang dami mga angel? Sabi ni Mama Mary, love you daw. Lord, thank you po at maraming salamat. Ito nga po ko. Sister, thank you po sa mga views niya sa aking YouTube channel.